Hi guys. Kumusta kayo diyan? Nandito ako ngayon sa Kamalig Bypass Road. Ito yung sikat na bypass road ngayon kasi pag pumasok kayo from Albay tapos dito ang daan nyo. So kitang-kita niyo yung ganda ng mayon. Well, tapos yung malayan, kita diyan, kita niyo yung malayan. So ngayong Holy Week maraming uwi sa Albay. So, pag-usapan natin yung mga bypass road na madadaanan from Manila papunta dito sa Bicol. Okay, let's talk about the bypass road na madadaanan natin from Laguna to Quezon. Alright? So, samahan niyo ako sa aking biyahe papuntang Bicol. Okay, bye. Hindi pala. Samahan niyo ako. Alright? Okay, join me. After ng SLEX at Startol na mag-exit sa Santo Tomas, the next town will be Alaminos Town. So dito mag-start ang bypass road. So nanggaling kami dyan sa Petron and then first bypass ay Alaminos Bypass. Ayan na, papasok na tayo ngayon sa Alaminos Bypass Road. Ayan po yung kalsada. Pasok na tayo dito sa Alaminos Bypass Road going to Bicol. So, ito yung unang bypass road, Alaminos Bypass Road. So, Alaminos. So, alaminin natin ang bypass road na yan. So, mapapansin nyo, medyo maluwag. At, so, pag maluwag ang kalsada, tuloy-tuloy ang biyahe. And, makakatipid din sa oras at gasolina. Ayan. Tingnan natin. Dire-diretso yan. Ayan na po ang Alaminos Bypass Road. Tapos ang exit po niya ay pagkadating po sa dulo, ang exit po niya, kayo po ay liliko ng kaliwa. So, ayan po, paliko na, palabas na po ng bypass road ng Alaminos. Ayan po ay paliko na ng kaliwa. Sapagkat, huwag kayong liko ng kanan kasi papunta yung lipa. So, diretso muna, tahakin nyo yan. Tapos, hanggang sa matumbok nyo yung main highway na papuntang San Pablo, Laguna. Ayan po, diretso lang yan. And then, ayan, makikita nyo yung karatula na signage sa kung saan papunta at makita nyo yung landmark na Petron Gasoline Station. Liko kayo ng kanan. Yun ay padiretso na ng San Pablo. Going to San Pablo. At dadaan po kayo ng bayan ng San Pablo. So, dito po bayan-bayan po ay bayan ng San Pablo. Dito sa bayan ng San Pablo makikita nyo marami dyan sa gilid-gilid na masarap na nagbebenta ng masarap na bibingka. Ayan, so kung makakatigil kayo at matikman ng masarap na bibingka dyan, try nyo kasi ato na papasok na tayo ng Quezon. Ayan, So, ayan, liliko na tayo sa Chaong Bypass Road or Diversion Road, sinasabi nila. Diversion Road or Bypass Road. Ayan. So, pasok tayo. Yun ang unang bypass road na nadaanan pagdating ng Quezon. And then, the next is Candelaria Bypass Road. So, makikita nyo rin ulit dyan. Liliko tayo ng papasok tayo going to the right side. Ayan na. So,
Bypass na natin Candelaria Bypass Road. So ayan, medyo maluwag siya. Maluwag actually ang kalsada niya. At alam na rin ng mga tao ang Candelaria Bypass Road. Kung di nyo alam, good for you. At least dito sa video ko nalaman nyo kung nasaan ang Candelaria Bypass Road. So dire-diretso lang yan hanggang sa madaanan nyo yung sunflower farm dyan. Girasola sunflower farm yan ata eh. Correct me if I'm wrong sa comment section. So dire-diretso pa din. Ayan, maluwag siya. Tuloy-tuloy lang ang biyahe nyo. Wala masyadong sakyan na dumadaan. Compare nyo kung dadaan kayo talaga ng bayan, busy, maraming sakyan, tricycle, motor, mga tumatawid. Ayan. So, dire-diretso lang yan. Tuloy-tuloy lang. Ingat sa pagmamaneho, mga kaibigan. At sa dulo, merong rotonda. Diretso lang. Huwag kayo liliko ng kaliwa o kanan. Tuloy lang. Tawid lang kayo. Diretso lang. Hanggang sa dulo na yan. Yan ay ang Candelaria Bypass. So, makikita nyo naman yung exit dahil mayroong shell sa kabila. Tapos, mababasa nyo sa karatula. Turn right ulit kayo. At ito na ay papuntang Sariyaya Bypass Road. So, pupunta na itong Sariyaya. Diretso na tayo hanggang sa makita natin yung Sariyaya Bypass Road. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Tapos may makikita kayo na karatula ulit going to your right side. Ito na yung Sariyaya Bypass Road. So, tuloy-tuloy lang. Ito, mas maluwag ang bypass road ng Sariyaya. Papunta ito ng Lucena na. Diretso na ito ng Lucena City. So, pagdating doon sa dulo, meron pa kayong kailangan tandaan. So, nakita nyo yung kalsada. Talagang napakaluwag, napakasarap mag-drive papuntang Lucena kung ito yung kalsada nyo. So, ito na yung dulo ng Sariyaya Bypass Road. Liko kayo ng kaliwa. So, huwag kayo liliko ng kanan kasi yung kanan ay papunta ng Batangas or San Juan ata yun. Papunta ng San Juan. Ito ay diretso lang hanggang sa may makita kayong rotonda, may makita kayong landmark doon na kulay gray sa rotonda. At wala kayong lilikuan o iikutan. Tatawid lang kayo dyan sa rotonda niya. Tatawid lang kayo hanggang sa makarating kayo ng Lucena. So, tuloy-tuloy lang to. Going to Lucena Highway, no? Tapos, the next bypass is the Pagbilao Bypass Road. Ayan, papasok tayo ng Pagbilao. Liliko kayo ng kaliwa. Ayan, papasok tayo ng kaliwa para makapasok sa Pagbilao Bypass Road. So, nakapasok na nga tayo sa Pagbilao Bypass Road. Kung mapapansin nyo, yung kalsada ay maliit lang. So, two lanes lang. Isang pasalubong at yung isa yung papuntang Bicol. So, hindi pa kumpleto yung bypass road na to. Pero, makakatulong din to para mabawasan din yung time of travel ninyo. Ang next na ay yung zigzag road o yung M. So, after this, yung next na ay M Road.
So alam nyo na yon, yun yung laging dinadaanan ng mga highway. At ito na nga, papasok na tayo ng M. So ito na yung papasok ng Zigzag Road of Atimonan. Yun. So alam na to ng mga motorista. Pero kung first time ninyo, ito ay matarik. So kailangan ang sasakyan nyo ay nasa kondisyon. Kasi sobrang matarik ang pagtahak nito. Mataas. At kailangan yung brake nyo ay nasa ayos. Of course, kung magta-travel kayo, kahit saan man yan, maayos dapat yung kondisyon ng inyong sasakyan. So dito ay paangat to. Sobrang matarik. Tapos dito, palaging naulan. Medyo basa-basa ang kalsada dito. Ayan. So makita nyo sa konting dulo, may mga mag-guide sa inyo at hihingi ng konting abuloy, konting tulong. Maaari kayo magbigay sa kanila ng konting money para sa pag-giya nila sa inyo, sa pag-guide. May kasulubong na sakyan, pagpatigil sa inyo kasi baka delikado kung tumuloy. Ayan na. So, ito na yung landmark nung Zigzag Road o yung M. Akit pa tayo dyan sa pinakataas niya. Yan, matarik na kalsada. At makakatulong din ito upang mabawasan yung travel time natin. Ayun, may nakita ko yung sakyan nakatigil kasi pinauna kayo. Yun ang purpose ng mga tao dyan. So, bibigyan nyo sila ng maliit na incentive na natulong din sa kanila. Ayan, so mga nagagaya, diretso daw, pataas pa rin yan. At pagdating din sa dulo, doon naman yung tuloy-tuloy na pababa papuntang Atimonan. Ito ay yung M Road. So, ito ay common naman noon pa man, panahon pa ni Marcos. Ito ay gawa na. Lagi nang dinadaanan. Kung gusto nyo ng shortcut. At ito ay talagang dobling ingat ang pag-akyat dito. Kasi nga, ito ay napakatarik. So, alam naman natin na marami namang accident na naganap dito noon pa man. Ayan, palabas na tayo. Palabas na tayo ng M Road. Ito na ay Atimonan. So, dito muna, stopover muna sa gilid ng dagat para kumain. So, after ng stopover sa Atimonan, ang next na bypass road ay Gumaca. Ito na yun, pumapasok na tayo sa Gumaca bypass road. So, sa ngayon, ito yung pinaka hindi magandang karanasan namin sa pag-travel dito ay ang pumasok dito sa Gumaca bypass road kasi hindi pa siya kumpleto. Marami pa siyang mga kalsadang maputik na kung mababa yung inyong sasakyan ay hindi kayo makakatuloy. Pero I'm sure pag ito ay natapos na yung construction dito ng kalsada, sobrang ganda nito kasi makikita nyo yung view sa taas ng bundok, sa ibabaw ng bundok, makikita nyo yung ocean view, yung mountain view. Yun lang. Pero sa ngayon, hindi muna. Kung maliit ang inyong sasakyan, maraming mga rough road na instead of you saving time na dahil gumamit kayo ng bypass road, medyo naka-waste kayo ng time and energy and gas.
pansin nyo ito, rough road. So, hindi naman kayo pwedeng umataw dyan. Lalo na kung maliit yung sasakyan nyo at baka bumaon sa mga putikan dyan. Ito, hindi pa tapos. So, marami pang putik, maraming paangat, paahon. But I'm sure, excited ako pag natapos ito. Paborito ko na tong bypass road na to pag natapos na to. Kasi para itong yung isa kong yung road namin sa barrio namin, sa bayan namin na kinoconstruct pa din ngayon. Ganun, parang ganun ang view. Makita mo yung dagat, makita mo yung mountain. Pero dito ngayon, wag muna. Para sa akin personally, wag muna kayong dadaan dito. Tahakin nyo muna yung regular road. Kasi medyo mapapagbangal kayo dito ng sobra-sobra dahil hindi rin to maiksi. So mahaba-haba din to. Tapos bundok, paahon, paangat. Tapos minsan maulan. Baka bumaon yung gulong nyo. Ayun. So pansin nyo. Ayan. Puro rough road. Hindi pa ganun kasementado. Ayan. So merong sementado. Tapos pagdating naman sa dulo, wala na namang semento. Tapos primera, siyempre primera lang yung gear nyo. So mapapabagal kayo instead of you saving time. Ito na naman tayo sa rough road. Ayan. Tuloy-tuloy lang yan. Talagang ingat. Lalo na siyempre pag pauwi kayo ng Bicol, marami kayong mga bagahe, mga damit, mga pasalubong, kung ano-ano, medyo nagpapabigat sa sasakyan nyo. Kung ordinary car lang kayo, yung sedan, ay medyo pag-isipan yung maigi muna kung dadaan kayo dito. Pero I suggest muna, huwag munang dumaan dito unless yung sasakyan nyo ay mataas, no? And you are looking for adventure. And curious kayo kung anong itsura nitong kalsada na to na bypass road na to. Mahaba at maganda ang view. Pero syempre ang consideration natin ngayon ay maganda ba yung kalsada. Sa ngayon ay hindi. Sa totoo lang medyo bumaon yung gulong sa putikan nung bago kami nag-exit dito. Ayan, so sobrang ganda, di ba? Kita nyo yung view ng dagat, sa kabila naman mga puno, mga forest. Ang ganda. So, pag ito ay natapos at na-complete na to, sobrang ganda nitong bypass road na to, I'm sure. So, ulitin ko, if you want to save time at medyo you want to save energy and going to be Bicol, this is not the right road yet for you. So, punta muna kayo ng ordinary road o yung bayan-bayan road sa Gumaca. O dito. O mahaba, di ba? Ayan. So, makita nyo maputik, mabaon yung sasakyan. Dahan-dahan lang. Ito dito bumaon yung sasakyan. Kasi sobrang lalim ng mga putik dyan. At palabas na to ng Gumaca bypass road. Ay, salamat. Nakalabas din sa wakas. Ayan. Going to your right side ang padiretso ng Bicol. Okay. So, the next bypass road na tatahakin natin ay Lopez bypass road. Diretso muna, tapos turn right ulit, papasok ulit tayo sa Lopez bypass road. Ito naman, maayos na lahat ng kalsada dito, maayos na, konting repair na lang, pero okay na siya, kompleto na siya, mabilis na madaanan, wala nang rough road, so tuloy-tuloy lang to. So ito na yung pinaka last na bypass road until sa pag-exit mo dito, yun na, tuloy-tuloy ka na papuntang Bicol. So, I hope sa konting
panahon na pag-google nyo dito sa video ko, nagkaroon kayo ng idea on what to plan in going to Bicol. So, halimbawa, Christmas, Holy Week ngayon, yung mga holidays na gusto nyo dumalaw sa Bicol. Bye! Bye-bye!